maging parehas naman po kami, maging alam mo 'yon kasi may mga subscribers at may mga fan ng Unbearable Channel na nagtatanong, o paano naman po yung bagong boy band? Ayun nilang P-pop band ba tawag sa kanila ngayon, na sumisikat din itong Horizon na nagkaroon nga ng concert kamakailan lamang sa Smart Araneta Coliseum dito sa Manila po, yan ang pinamagatang Friendship Voyage to Manila. O, mula ito sa mga kapamilya din, ABS-CBN concert production. And in all fairness and in all honesty, nakitaan din natin na magandang ano to, na magandang future. Kasi sabi nga namin, kami bilang 18 or Mahalima fans, art supporter, eh talagang nauna naman, talagang nawala ako sa frame ha, talagang ando doon na, na mas established naman talaga yung SB19 at hindi natin pinag-aaway to. Hindi ano to, nawala ako headroom. O itong si Dundun kasi. So anyway, kasi nawawala ako, dumudulas yung upuan ko pong unan. Oh, upuan na unan. Uy, yung kaibigan ko nag-sponsor ng unan. No? Maganda may unan sa puwet. Ha? So anyway, dito balikan natin itong Horizon. Kasi nga, may mga kaibigan tayo na nagsasabing, yeah, try nyo pong pakinggan din ang music nila. Try naman din ninyo pong pakinggan yung, alamin yung ano. Oh, actually, yes, nagawa na namin. Nakilala ko nga itong Horizon na to sa pamamagitan ni Aling Mirna. Magsa-shoutout ako kay Aling Mirna dyan sa Korea. Isang nanay na nakapangasawa ng isang Koreano at base na, nakabase na sila sa Korean for the longest time. At big, big supporter, huge fan ng SB19 itong si Aling Mirna. But, ito yon. But, nung makilala niya daw ang Horizon 7, dahil ang Horizon po, ito po yung grupo na kinabibili nga ng 7 mga young males na mga Pinoy na nag-train po dyan sa Korea for a certain period of time, at talagang hinubog sila, minolde sila according sa kung paanong minumold ang mga BTS, ang mga K-pop at mga boy band, etc., etc. Diba? So, yung collaborate, nagkaroon ng mga collaboration ang ABS-CBN company at saka po yung Korean agency na MLD Entertainment na nakitaan nila ng potential itong pitong ito. Nandiyan dyan si Vinci ba ang basya dito? Vinci Malizon, Kim Nang, Kyler Chua, si Rister Eton, Winston Pineda, Jeremy Batak and Marcus Cabais. Oh, 'di ba? Sila po yung mga unang Filipino boy band na nag-debut sa South Korea at naging active sa parehong South Korea at Philippines since na ano sila, mabuo sila, 'di ba? So, ito na nga after nung training nila na nakita ko dito sa vlog nito ni Aling Mirna, na talagang nakikipag-gitan siya. Parang typical na of a fan na talagang sinundan niya, sinugod-sugod pa niya dahil despite the fact na may mga kakaibang protocol. Kasi pag nasa Korea, mga Korean groups po, mga boy bands, etc. Pag tinitrain yan at ano tawag natin doon, may kakolab yan, ibang klase silang mga laga, ibang klase nilang pangalagaan yung mga ganitong grupo. Kasi mahigpit, sabihin na natin mahigpit, pero si Aling Mirna talagang talagang gumawa siya ng paraan para malamang kapagpa-picture. At kaya siguro siya nagustuhan, kaya niya nagustuhan siguro itong Horizon Group na to. Kasi nga, yung mga miyembro na in-approach niya bilang kapwa Pilipino, talagang hindi naman siya inisnab, hindi siya, alam mo yon, hindi siya binigyan ng negatibong reaksyon dahil tinanggap na kahit despite the fact na may ganung protocol, sabi ko nga namin, talagang in-acknowledge, pinagbigyan naman ito sa Aling Mirna. That's why, sabi ni Aling Mirna, naging big supporter siya neto. At kagaya ng ginagawa din niya sa SB19, sabi niya, wag na natin pag-away-awayin yan. Dahil pride ng Pilipinas yan eh. Pride natin mga Pinoy na tayo nga ina-appreciate, minamahal. Talagang ginagastusan natin yung mga grupo ng mga BTS, Koreans, pati yung sa mga sa abroad, etc. Why not naman suporta ng mga ganitong klaseng Pilipino? At nauna na nga dyan ang SB19 at may sumusunod ng Horizon 7. If given the chance, bakit nga naman ang hindi? In fact, ang Horizon mismo, sinasabi nila, inspirasyon nila ang SB19. Doon nga sa naging concert nila sa Smart Araneta Coliseum September na ngayon? Last month. August. August ba? September.
September. Ano ba September na baga ngayon? Patapos na, nasa kalagitnaan naman tayo ng September. I-correct nyo po ako, ha? Maraming salamat po. But anyway, 3 weeks ago eh. The September na nga. So, towards the end of August. Anyway, nawala ako sa wisyo kasi hindi ko naman po pinanood yun. Wala ako, binalita lang po sa akin. Ano. But anyway, ang sinasabi natin dito is, napagagandang pangyayari ang mga ganito na may mga nabubuong boy groups, boy band, may mga nabubuo rin ng mga girl group, di ba? Na kanya-kanya nagmamarka sila sa kanilang mga pinapasok na eksena sa kung ano man yan. At nagiging inspirasyon nga nila itong mga kagaya ng inabot ng SB19. Na dahil sabi ko nga dito sa concert na ginawa ng Horizon, yung kanilang Friendship Voyage to Manila, sinayaw pa nga nila, kinanta yung pamosong song ng SB19 na Gento, di ba? Syempre nagbayad naman siguro sila ng royalty, ano? Charot, may mga ganung eksena, ano, di ba? So anyway, congratulations again dito sa bagong grupo na to ng Horizon. Inaasahan natin na, you know, somehow, maganda nga kung magko-collab sila ng SB19. But being an 18 fan, alam ko sobrang busy ng SB19 sa kanilang mga ginagawa. Tapos may mga iba pang, alam ko bukod kay Estelle, may isa pang miyembro yata na tatrading mag-solo. So, nandun na sa ganong level. But hindi naman imposible na very soon, ang Horizon ay mabibigyan din ng pagkakataon na kung ano man yung naranasan ng SB19. Ano lang yan, nasa pagsisikap lang yan, nasa determination lang yan, nasa commitment lang din yan. Kung paanong ang lahat ng ito ay binibigyan ng pagkakataon. And yes, may mga gaya po natin, mga supporters, subscribers sa bagong generation na to, na ina-appreciate ang kanilang mga music, kumbaga, ang kanilang mga performances, ang mga ginagawa din nila. Ganun lang po yung kasimple. Dahil dito sa Unbearable Channel, kami po ay sumusuporta sa mga dapat nating sinusuportahan. Sinusuportahan natin yung mga talaga namang nagbibigay ng pride, ng honor, nagbibigay ng kakaibang sigla, and of course, happiness sa ating lahat. Yun ang pinakamahalaga doon. Yung happiness, yung satisfaction, and kumbaga bonus na lang yung pride, di ba? Kaya nga po, very proud kami po dito sa Unbearable Channel na kahit papano may nakikilala tayo at may inaabutan pa tayo mga ganitong boy band. Ako po ang inyong Lincoln, Papa Nabos. Thank you very much sa mga subscribers at sa mga sponsors po namin dito sa Unbearable Channel. Thank you, Christelle.